Ano ang nararamdaman mo pag nakakakita ka ng kambal? Hindi ba't nakakatuwa o di kayo nakakamangha? Habang pinagmamasdan mo ang pagiging magkakamukha nila. Paano pa kaya kung di lang sila dalawa, kundi tatlo pa? Yan ang triplets ng Camarines Norte na sina Andrew, Brian at Christian. Ang buhay ng triplets na ito na natulungan ni Kuya Val mula lang sila isilang hanggang sa mapaayos ang kanilang bahay, ang kwentong pag-uusapan natin sa ngayon. Ito pong muli si G-Mak. Maghahatid sa inyo ng mga bagong kwentong tiyak na kagigiliwan nyo. Hangad ko ang isang magandang araw sa lahat ng manunood. Bigla na lamang dumating sa pamilya Labares ang pagkakaroon ng triplets na isinilang sa hindi napaganda ang pagkakataon. Ang inaasahang isa ay naging tatlo nang ipanganak ng ina ang kanyang ipinagbubuntis. Hindi naman daw kasi siya nakakapagpa-check up ng madala sa doktor. Kaya ganun na lamang ang naging sorpresa nang iluwal ang mga bata. Ayon sa isang pag-aaral, isa sa 10,000 ang tsansa ang pagkakaroon ng triplets. Ngunit ang pagkakaroon ng identical o magkakamukhang triplets ay mas lalong bihira. Isa sa 200 milyon ang tsansa, kaya iilan lamang ang may ganitong kaso sa mundo. At ito'y maituturing na napakagandang biyaya. Taong 2014 nang isinilang ang triplets na pinangalan ng Andrew, Brian at Christian. Maayos at ligtas sa anumang karamdaman ang mga sanggol ng ipanganak. Sa kabila ng di madalas na pagpapatingin ng ina, noong panahon na ito ay kanyang ipinagbubuntis. Lubos ang tuwa ng pamilya, gayon din ang mga tao sa ospital, nang ipinanganak ang tatlo. Dahil sa pambihira talaga ang mangyari ang ganito. Masayang tinanggap ng mga magulang ang pagdating ng tatlong bata dahil iba ang hatid na saya nito, lalo't makitang magkakamukha ang mga bata. Ang pagkakaroon ng anak ay biyaya na kailangan pagkaingatan. Kaya nga ipinaghahanda ang magiging kalagayan ng mga bata sa loob ng 9 na buwan bago iluwal. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang magiging higaan, at maging isa sa plot sa maselang katawan. Ngunit paano kung ang mga pangangailangan ay hindi nakahanda lalo't biglaan ang pagdating ng mga triplets? Ang kanilang paglaki ay siguradong malalagay sa hindi magandang kondisyon. Mahirap ang pamilya kaya halos walang maipagatas ang mag-asawa sa kanilang mga anak. Kaya nang umabot ang mga bata sa gulang na mahigit 1 taon, lumabas na ang problemang pisikal ng pangangatawan ng mga bata. Kinakitaan ng malnutrisyon ang mga katawan nito dahil sa hindi hustong pagkain. Pagkulang ang pagkain at nutrisyon, magkakasakit at hihina ang katawan. Ang pagkakaroon ng sakit ay hindi din maiiwasan. Ganito ang kondisyon ng mga bata nang idulog sa programa sa radyo ni Kuya Val ang magkakapatid na triplets at kanya itong pinuntahan. Ang mag-asawa ay tubong Alawihaw, Daet, Camarines Norte. Sa mismong barong-barong na ito nakatira ang mag-anak na mayroong 3 anak na mga babae at ang inaasahang bunso na naging triplets na puro mga lalaki. Kaya 6 na ang mga bata na pilit na binubuhay ng mag-asawa. Sa tulong ni Kuya Val, humingi ang mag-asawa ng tulong para sa kanilang mga anak, lalo na sa kanilang triplets. Good afternoon po. Good morning to everyone. I am Kuya Val Santos Matubang. I am helping the people like this in the Philippines, so many malnourished children, and we need help. He is asking for help because his child has hydrocephalus. This child is 1 year old and 6 months. This is Brian, very big head, big. Then Andrew. And Christian, biblical name, no? Biblical name. Ay, kami po ay hirap na hirap po. Naghihingi po kami ng tulong. Ang trabaho ko naman po kasi paputol-putol naman po. No permanent work. Masyado po yung trabaho ko, paputol-putol. Kaya po kami naglapit sa inyo, ta. Naghihingi po ng tulong. Ang panawagan sa ating mga kababayan po. Ito po si Erin Mutya. You're asking for help. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay nangihingi ng tulong
Gusto ko po mapagawa po yung bahay ko po at kasi po ay gaba na po yung bahay namin. Gusto ko po magtuloy-tuloy pag-aaral ng anak ko, ng tatlo. Isa. Pangalan po yung anak ng Suelami at sila, si Ria at si Rosemary po. Maraming salamat po. Irene Mutya, living in the Philippines, Daet, Camarines Norte. We pray that this family can need the help and attention. So we are praying that somebody to help. Ang inang si Irene ay kumikita sa pagtitinda ng walis at siya din ang nag-aasikaso sa anim na anak. Ang pagtitinda ay nakakadagdag, ngunit hindi sapat upang makakain ng 3 beses sa isang araw ang mag-anak. Ang ama ng mga bata ni si Rayleigh, pagsasaka ang ikinabubuhay nito. Hindi naman permanente ang trabaho ng ama dahil kapag tapos na ang panahon ng taniman, ang sunod na trabaho sa bukid ay sa anihan na. Kaya namamasukan din siya bilang construction worker. Minsan pumapasok din bilang pahinante ng truck upang tuloy-tuloy na kumita. Ngunit hindi pa din sapat ang kinikita dahil bukod sa triplets, may 3 pa silang mga anak na bata pa. Hindi kumakasya sa buong pamilya ang nakukuhang kita dahil mas malaki ang nakukonsumo nila, lalo 3 ang mga pinapagatas na sanggol. Kung wala nang maibigay na gatas, nagkakasya na lamang ang triplet sa pagdede ng am o yung sabaw na galing sa sinaing o di kaya tubig ang kanilang panawid gutom. Kaya siguro humantong sa malnutrisyon ang kalusugan ng mga bata. Ganito ang sitwasyon ng triplets nang mapuntahan ang bahay ng 3 ni Kuya Val Santos Matubang taong 2016. Kahit noon pa man talaga, may puso na siya para sa mahihirap. Siya ang naging daan para maabutan ng tulong pangkalusugan ang triplets. Nag-viral ang post na ito sa Facebook. At nakarating sa isang sikat na TV station ang nakakaawang kondisyon ng 3. Pinuntahan at tinulungan ang pamilya. Naipa-check up din ang mga bata at nalamang may mahihinang baga ang mga ito at may abnormal na paglaki ng mga ulo na hinihinalang hydrocephalus na kailangang kumpirmahin ng mga test na gagawin sa kanila. Bukod doon, may mga pribadong ahensya na nag-alok pa ng tulong na mabigyan ng masustansyang pagkain ang mga bata. Kasamang 3 bata sa feeding program na inilunsad kaya naging maganda ang katawan nilang 3. Maraming nakapanood kaya may mga nagmalasakit para maiayos ang bahay ng pamilya. Sa pamamagitan ng mga donation na idinaan kay Kuya Val at personal niyang tulong, nakaipon ng materyales para maipagawa na ang bahay. Papasalamat po kami doon sa lahat kong nagtulong at gumanda naman po ang buhay namin ngayon. At saka doon sa binigay na bike, panganap-hanap pong buhay sa araw-araw. Masaya naman po ako at kahit papaano ay mayroon pong pinagkakakitaan at na unti-unti po kami ngayon na gumagaraganda na po yung buhay, di na po masyadong nahihirapan. Lumipas pa ang ilang taon at nag-aral na ang mga bata. Plus kayo kay Kuya Val, Tito Balo. Yan. Mabuti na lang, lumaking maayos ang mga triplets. Talaga sigurong mahirap ang magpalaki ng sabay-sabay. Dahil kung magkasakit ng 3, halos sabay-sabay din. Habang lumalaki ang mga bata, lumalaki din ang mga gastusin. Ang mga babaeng anak ay nagsisipag-aral, kaya palaki na din ang gastusin nila. Ang kanilang pagkain ay halos kulang na kulang na. Buti na lang ay nagbibigay ng bigas at grocery si Kuya Val sa bawat pagbisita sa kanila. Pagkalipas ng ilang taon, ang bahay na ipinagawa para sa kanila na gawa sa lightweight materials ay nagsimula na ring rumupok. Wala na din silang pintuan, nabulok na dahil nababasa tuwing maulan. Tumutulo na ito sa tuwing umuulan at may parte ng bahay na wala ng bubong. At ang higaan ng mga bata na gawa sa papag ay maaaring malamig sa gabi kapag sila ay humihiga dito. Sa patuloy na pagtulong ni Kuya Val at iba pang mga tao na napakabuti sa kanila, nakakatawid sila sa hirap ng buhay sa araw-araw.
Oh, salamat. Oh. Ano ba alam mo? Oh, Kuya Val ito. Kuya Val? Oh, di mo kilala? Kilala. Dahil hindi pa maganda para sa mga bata ang bahay, muli itong ipapagawa ni Kuya Val. Matapos lang na makumpleto ang mga materyales, masisimulan na ang panibagong tirahan nila. Mabuti na lang talaga, may mga taong handang sumuporta sa mga programa ni Kuya Val para sa mahihirap. Salamat sa mga sponsors at mga Kalingap partners na talagang walang pagod na ipinakita at ipinadama ang kanilang suporta na mabigyan ng magandang bahay ang mga nangangailangan tulad ng pamilya ng Triplets. Malaking tulong din ang mga manonood ni Kuya Val o mga viewers sa YouTube at iba pang social media platforms na gamit niya. Kaya mabuhay kayo, muling naayos ang bahay na ito. Heto na, kunti na lang masisilayan na natin ang ganda ng bahay. Ilang araw din ang ginugol ng mga trabahador upang talagang maging maayos at maganda ang bahay na ito. Naganda na po natin para maganda ang bahay po nila. Kulay green, ang kulay ng buhay. Panibagong bahay, panibagong pagsalubong sa hinaharap. Sana sa pagkakataong ito ay magawa na ng mag-asawang Eileen at Rayleigh na maiahon nila ang buhay sa mahirap na sitwasyon. Na kahit wala ng suporta ng iba, ay kaya na nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Maraming salamat sa programa ni Kuya Val. Mayroong panibagong pag-asang masisilayan ang pamilya. Araw po sa ating lahat. At ngayon pong araw po ang ating ribbon cutting. Pag mayroon ng ribbon, ibig sabihin po, tapos na. Brother Baas sa ating prayer sa bahay ni Irene. Right now, I pray in the name of Jesus. I speak blessing upon this house as I lay my hands, Lord. Let your will be done in this place. Ito po kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo sa tulong niyo sa amin sa bahay na pinagawa sa ating Kuya Val po. Sinasabaybayan po siya ng mga Panginoon at tulungan kami sa aking anak ni Triplets. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nagahapon po sa inyo lahat. Salamat po ako kay Kuya Val at inagawa po yung namang bahay. Irene Lavares and really ay pang-utsinta na ito. Pasok! Yan na po! Oh, yung kanilang bagong bahay po. Yun. Mabilis ang paglaki ng Triplets, gayon din ang pagbabago na nangyari sa kanilang buhay. Mas maayos na ang kanilang tirahan ngayon kumpara sa dati. Maganda at masaya ang magkaroon ng isang malaking pamilya, pero lalong mas maganda kung ang mga bata ay mabibigyan ng maayos na tirahan, damit at pagkain. Kaya ganun na lamang kahalaga na pinaplano ang pagpapamilya. Sapagkat ang pamilya ay ang unang huhubog sa paglaki ng mga bata bilang isang responsableng mamamayan. Sana'y nagustuhan nyo ang tampok nating kwento. Sa susunod pong muli, ako po si G-Mak. Hangad ko ang magandang araw sa lahat ng manunood.